Kasama nga, binabasa ko nga, eh, kaya nga sabi ko, paano itong Yes, sir. Data nilagay mo rito? Based yan, sir. Pinirmahan mo ito. Based yan, sir, dun sa statement, sir, na nauna na ay, ikaw nag-imbestiga, eh, dapat alam mo kung ano mga basis nito, eh. Ikaw naman, iho. Ikaw, investigador. Pipirma-pirma ka ng hindi mo alam. Baka pipirma ka ng death sentence mo. Kilig ka, makaraig. Diba sabi nyo, mag-secret kayo ng bagong affidavit? Yes, sir. Dahil meron kayong ginawa ng una. At narinig ko rin sa sinabi ni Colonel na yung bagong affidavit ninyo na execute, eh, yun na naman ang susundan ng bago niyang affidavit na gagawin. Ang tanong, tulad ng sinasabi ko kanina, tinatanong ko kanina din masagot. From the beginning, searcher, yung mga ginawa nilang affidavit ay puro kasinunggalingan. Dahil mag-isukit sila ng panibagong affidavit. Ibig sabihin, meron sa kanilang direktor na nagsabi na yung affidavit na ginawa natin nung una ay ito ang gagawin nyo. Ngayon, dahil natataranta na kayo, yung mga direktor nyo kung sino rito, dahil sa pelikula may direktor, may script, eh babaguhin nyo na. At kanya-kanya kayong gagawa ng sarili nyo na yun ang tama. Kaya ang tatanungin ko ngayon sa inyo, sino ba o kahit hindi niyo na sabi ko sino yung pangalan, meron ba rito sa harap na ito ang nag-direct sa inyo na ito ang gawin yung affidavit nung una? Dahil nga ang sabi niyo, babaguhin niyo na ngayon ang inyong affidavit. Yun lang sa dalawa. O Perez o Makaraig. Wala po, Your Honor. Wala. Bakit ka magbabago ng affidavit kung wala ka nga, kung wala nagsabi sa'yo? Ibig sabihin, pang from the beginning, mali na yung gagawin sa'yo. E kung kahit magbago ka ng affidavit, kung wala ang nagsabi sa'yo, ibig sabihin, palpak pa rin o mali pa rin yung gagawin mo. Dahil nagsisunod ng kumpisa. Ikaw, Perez, meron ba sa'yo nagsabi rito? Wala po, sir. O bakit ka magbabago? Eh kung sa umpisa pa lang, sabi mo, yung ginawa nyo affidavit ay sarili nyong puso, sarili nyong pag-iisip, dahil may mga isip naman kayo, kaya hindi kayo naging pulis, kaya nga naging pulis kayo, kuha sa kayo sa Euro. Ibig sabihin, yung ginawa nyo affidavit nung una, ayun ang nakikita nyo nga aktual na nangyari. Ngayon, ang tanong dyan, gagawa kayo ng panibagong affidavit, ibig sabihin, dahil nakikita nyo ngayon, naisip-isip nyo, na mali yung inyong mga ginawang affidavit nung una. Eh, ang tanong kayo, ulit-ulitin ko sa inyo, sino ang nagturo sa inyo rito sa harapan na ito nung unang affidavit na ginawa ninyo? Dahil itong apat na kausap natin, hindi ko na sabihin kung anong sinabi, na meron nga rito nilagay, hindi naman pala kasama. O ngayon, ang tanong dyan is, sino ba ang nag-orchestrate niyan na ito, sabihin natin, na ito ang gawin natin, para iisa lang ang ating affidavit o salaysay na gagawin during sa investigasyon nito. Meron yan. Hindi pa pwedeng wala eh. Kasi kung wala sa inyong nagsabi man lang na kahit isa, sigurado yung pa rin ang paninindigan nyo. Ba't kayo magbabago? Yun lang po, Mr. Chair. Sabi nila wala. Pero yeah, nalaman ko meron. Okay. Thank you so much, Congressman Terry. Siguro, we need to rush na, no? Talagang meron pa pong isa nag-aantay na grupo. But before we end, kasi we have invited yung si Mario Pasha Adan. Without prejudice to the case that was being filed by the PNP kay Sergeant Michi Perez, we have invited this, no? Para mabigyan sila ng pagkakataon because they have watched our committee hearing and allegedly, according to them, they were also victim of Sergeant Michi Perez. I want to give them a chance. And we are not saying that ito ang talaga nangyari. But of course, it's for us to validate as well. And also the PNP. Siguro? Chair, yes, Congressman Akop. Yes, sir. Before we go to another issue. Go ahead. Colonel Fronda, ito bang complete affidavit na sinabit mo rito? Ito yung
affidavit complaint ninyo sa administrative at criminal case? Sa criminal case lang, sir. Oh, eh, madi-dismiss yung kaso. Eh, wala namang katotohanan itong nilagay nyo sa affidavit, eh, di ba? Yes, sir. Kasi nag-base po kami doon sa naunang ibinigay na statement po ni... What do you intend to do about it? Madi-dismiss yung criminal complaint dito. Eh, kasi... Eh, yung inyong mga nilagay dito na kun, eh, hindi mag-ugma eh, yung oras. From what actually happened? No, you have listened to the answers to the questions of the members of this committee. Ano ang masasabi mo? Would your affidavit complaint hold water? Sir, since di katatapos lamang po ng executive session, sir, at ayon po sa pag-uusap po kanina, yung mga ebidensya po na gather na kung saan naman po ay talagang yun ang pinatutunguhan ng totoong nangyari, yun sir ang susundin po natin para po tumibay yung kaso laban po dito sa tunay na akusado. Yeah. See, yung nakuha nyo na cartridges ay 6 according to your complaint. Example lang ito. 6. Pero 3 putok lang yung nangyari. Saan nang galing yung kwan? 3 cartridges. Sir, if I may sir, pwede pong sumagot sir nito yung mismo pong nag-conduct sir ng investigation which is personal po ng San Juan MPS doon po sa area mismo. Hey, ikaw ang pumirma dito sa affidavit eh. Kasama nga, binabasa ko nga eh. Kaya nga sabi ko, paano itong yes, data nilagay mo rito? Based yan, sir. Binirmahan mo ito. Based yan, sir, dun sa statement, sir, na nauna na eh, ikaw nang investiga po. Eh, dapat alam mo kung ano ang mga basis nito eh. Ikaw naman eh. Ikaw ang investigador. Pipirma-pirma ka nang hindi mo alam. Baka pipirma ka nang